有见见ito na nga ang balita noon na talagang gumulantang sa mga fans ngayon na magpapatunay na hindi talaga boto ang pamilya ni Mahal kay Migs. Napaiyak si Mahal noon dahil sa sobrang galit nang mabasa niya ang Facebook post ng kanyang kamag-anak na hindi boto sa malalim na pagkakaibigan nila ng 35 years old YouTuber na si Migs Munino. Hindi ako ginagamit ni Migs. Sinisira ninyo ang tandem namin. Ang masasabi ko dyan, magka-tandem kami ni Migs. Huwag niyo po kaming huhusgahan. Huwag po ninyo kaming pakialamanan. Habang buhay na ang tandem namin hanggang sa uugod-ugod na ako, hanggang sa mawala ako sa mundo. Lumuluhang pahayag ni Mahal sa Cabinet Files ngayong Sabado ng hapon, June 12, 2021. Nag-umpisang magsama ang dalawa sa iisang bubong noong July 2020 dahil si Migs ang tumutulong at gumagabay kay Mahal sa personal na buhay at showbiz career nito. Pero makalipas ang 11 buwan, lumitaw ang katotohanang tutol ang mga kamag-anak ng 46-year-old comedian sa kanilang relasyon. Litanya ng isang kamag-anak ni Mahal, saburado ng post sa Facebook page ng komedyante, "Mahal, hindi mo na kailangan magpalimos ng pagmamahal ng ibang tao. Ang pagmamahal ng isang pamilya ay sapat na. Umuwi ka na dito sa atin. Kaya mo naman mag-vlog kasama ang mga pamilya mo. Nandyan din naman ang pamangkin mo na tutulong sa pag-e-edit ng mga videos mo na i-upload. Hindi mo na kailangan yung bastos na katandem mo. Lahat kami dito na iinis at nagagalit sa gagong yan. Ilang beses ka nang ipinaiyak kahit prank lang yun. Masakit para sa amin na umiiyak ka. Ayaw lang naman na maulit-ulit ang nangyari sa'yo noon. Tapos sasabihin niya nakita mo sa YouTube sa'yo lamang? Aba dapat lang no, bakit kumita naman din siya sa'yo ah? Kinamit ka lang ng yan, tapos sasabihin niya? Hindi ka niya ginagamit, kalokohan yan Mahal. Yung nagpa-prank, hindi ba ginamit ka lang para magka-views at magka-pera? Lokohin niya betlog niya. Ang masaklap na panood ng papa mo at kapatid, pati na rin mga pamangkin mo na umiiyak ka, taga Bicol na galit sa pinagagawa ng katandem mo na yan at ang sabi, umalis ka daw dyan kasi delikado sa kalusugan mo na lagi ka nalang pinaiiyak. Walang ibang magmamahal sa'yo, Mahal, kundi mga pamilya mo lang, period. Umuwi ka na sa atin, hintayin ka namin. Buhay ka, buhay ko ito. Palaisipan kay Mahal kung paano nabuksan ng hindi niya pinangalan ng kamag-anak ang kanyang Facebook account. Kaya nabasa ng followers niya ang mga masasakit na paratang laban kay Migs. Wala akong ideya kung sino ang naglabas, sabi ni Mahal, sa pakikipag-usap nito sa Cabinet Files tungkol sa reklamo ng kanyang mga kamag-anak laban kay Migs. Huwag na silang makialam sa buhay ko dahil buhay ko ito. Huwag nilang idadamay si Migs dahil tinutulungan niya ako. Naiinggit siguro kaya gusto nila akong kunin. Hindi ako sasama. Anong gagawin ko sa Bicol? Magtatanim ng kamote? Ngayon pa lang ako nakakabawi sa magulang at sa pamilya ko sa mga pagkukulang ko sa kanila. Bakit ako pa uuwiin? Wala naman akong gagawin sa Bicol. Huwag nyo rin idadamay ang mga pamangkin ko, hindi sila marunong mag-edit ng video. Maliliit pa sila, nag-aaral pa yung mga bata, pati ang mga kapatid ko, huwag ninyong idadamay. Lumuluhang pakiusap ni Mahal. Plano ni Mahal na palitan ang password ng kanyang Facebook page para hindi na ito magalaw ng mga kamag-anak niyang inaakusahan si Migs ng paggamit at pananamantala sa diminutive comedian. Kitang-kita at rinig na rinig nyo naman ang kabaliktaran na storya ng sinasabi ngayon ng Tesorero Family patungkol kay Migs Munino. Simulat sa pool pa lamang pala ay ayaw nila na magpunta si Mahal kay Migs Munino. Unang-una ayaw nilang makasama si Migs sa pag-vlog ni Mahal dahil siguro ayaw nila na umagaw pa si Migs para sa mga kinikita ni Mahal sa kanyang YouTube. Pangalawa, narinig nyo rin na pinagtatanim si Mahal ng kamote sa Bicol.
na kabaliktaran sa ginagawa ni Mix sa pamilya ni Mahal kay Mahal. Si Mix ang nag-aalaga at nag-aaruga kay Mahal na kabaliktaran sa mga ginagawa ng pamilya ni Mahal sa kanya. At pinatunayan ni Mahal na wala naman siyang ginagawa sa kanilang tahanan. At noong mga panahon ng pandemya na iyon pa lamang siya nakakabawi sa kanyang pamilya sa mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw, lalong-lalo na sa kanyang tatay. At ito nga ang ideya ni Mix na mag-collab sila para magkaroon ng income at ipon si Mahal sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel. Na talaga nga namang kung babalikan natin ngayon ang mga sinabi ng Tesorero family ay napakalaking tulong ang ginawa ni Mix para sa buhay ni Mahal. Hanggang sa mamatay ito, napanindigan ni Mahal ang kanyang pangako kay Mix na sila ay magsasama hanggat ugod-ugod na siya. Samantala, bago ko tapusin ang video na ito, ikaw na nanonood ngayon, isa ka rin ba sa nagulat sa isang malalang katotohanan na ito patungkol sa detalyeng ito kay Mahal? Kung oo, comment down below. That's all for today's vlog. I hope you enjoyed, and if you did, please like and subscribe to my channel and turn on the bell button to keep you updated on my new videos. Thanks for watching, New Gen Trends!